Solinho inteira, ó. Suntok sa mukha at katawan ang salubong ng dating OFW na si Leonardo Austria sa suspect na si Jonathan Asuncion alias Engineer Luis Digiga na isang miyembro ng grupong tumayong mano na mahigit 8.29 million pesos sa pamamagitan ng isang scam. Bakit kayo hindi lumaban ng patas? Magtrabaho kayo! Nitong Oktubre umano, nilapitan ni Asuncion si Austria at nagpakilalang isang engineer na interesado sa lupang binibenta ng biktima. May kasama naman itong isang hapon at sinasabi nito na naghahanap sila ng supplier para sa negosyo ng tuna fish enzymes. Naalala naman ni Austria na isang linggo lang ang nakaraan, may kumaibigan sa kanya na interesado din sa kanyang binibentang lupa na isa umanong fish enzyme exporter. Dito na nagka-interes si Austria na mag-middleman kina Asuncion at Vince na hindi niya alam na magkakasabwat pala. Gumulong ang kanilang transaksyon. Nagpa-supply siya ng paunang 250 boxes ng fish enzyme kay Vince na binayaran niya ng 1 million pesos. Pero sabi ni Asuncion, kulang pa ito. Umorder pa ng dagdag na 250 boxes si Austria kay Vince. Bagamat may supply si Vince, may nauna ng buyer dito. Binili pa rin ito ni Austria kahit may patong sa kabuang halaga ng 3 million pesos. Ang ginawa ko, nagbigay ako ng 1 million cash. Tapos, nagpunta ako ng bangko. Nagpasunod ako ng 4.290 million. Tinawag ko na naman kay Engineer Digiga. Sabi niya, "Sir, i-finance mo muna. Bibigyan kita ng financial percent, which is 3%. Sabi niya ganyan. Hindi, sabi ko, "Mrs., ikon mo na yung time deposit mo na 3M. Kung hindi mo kilala yan. Base sa bili ng suspect, idineposito ni Austria sa bank account ng isang Winifredo Adriano na isang seaman. Iyon na ang huling pagkakataong makita ang pera niya. Ang mga kahon-kahon namang fish enzyme na hinatid ng suspect ay harina lang pala ang laman. Kailangan maputol na itong mga katarantaduhang ginagawa ninyo. Okay? Kayo wala kayong mga trabaho, mga wala kayong pamilya. Okay? Talaga, hindi po ako yung engineer, hindi po. Mas marami pa taong maloloko sa amin. Asan si Marisa? Dahil naman sa nadidiin si Adriano sa kasong pambubudol na lumabas na rin sa mga pahayagan, lumutang siya sa QCPD DSOU para linisin ang kanyang pangalan. Bukod pa riyan, binlockmail daw siya umano ng suspect na si Asuncion para hindi idiin sa kaso. Nakilala ko po siya sa isang place sa Laguna na sa isang common friend na pinakilala sa akin na napasukan din ng certain amount na sinabi niya ho sa akin na wala hong nangyari doon sa account ng aking common friend. And then, 2 weeks ago, nag-text po siya sa akin at nagsabi na baka pwedeng gamitin yung aking account sa banko. So, sa napapayag niya po ako, na-convince niya ako dahil doon sa aking common friend. And besides, sinabihan niya ako na nasa ospital ang nanay niya. Nagsagawa ng entrapment operation ng Quezon City District Special Operations Unit sa isang restaurant sa QC Circle, 6:30 kagabi, kung saan nahuli si Asuncion, pero giit ng suspect. Hindi po totoo yan. Sino pong pinaka-mastermind po niya? Hindi ko po kilala. Basta yun lang pong nag-ano lang po kami ng sa bangko po. Ilan po kayo lahat sa grupo niyo? Ay, hindi ko po kilala sila. Ako lang po at saka po si Adriano po ang kasama ko doon sa bangko. Maharap si Asuncion sa kasong extortion dito sa Quezon City habang syndicated estafa naman sa Bataan. Yung parang greed, gusto mong kumita pero dahil sitwasyon kasi ngayon, eh papatol ka doon. Pero kaya ang ating panawagan sa ating mga kababayan, mag-isip-isip tayo kung mayroon nag-offer sa atin na yung pera natin ay kikita ng malaki. Pero ilalabas mo muna. Mag-isip-isip po tayo doon. Hinihimok naman ng otoridad ang mga iba pang nabiktima ni Asuncion para masampahan ng karagdagang kaso. Jay Sabale, GMA News.